tayo ng experiment. Gagawa tayo ng maruya. So, ang gamit natin ay saging, saka ang gagamitin natin aso pala ay dates. So, itatry ko kasi yung friend ko dati, naggawa sila ng biko, ginamit ang dates. So, ngayon naman, gagawa ko ng maruya, gagamitin ko din yung dates na magiging asukal niya. So, tingnan natin kung anong magiging resulta mamaya, kung maganda ba o hindi. So, samahan ako guys. Tara. So, ang unang gagawin natin ay yung alisin natin yung buto ng dates. Yan guys, hinog na to kaya gagamitin natin yung laman niya. So, yung buto, kasi may buto siya, alisin natin. Yan. So, siguro, isa lang naman yung banana ko. So, konti lang. Yan. Alisin natin yung buto. Kasi masarap yung, ano, yung ginawa nilang biko. Ito yung ginamit na, ganito yung ginamit na asukal. So, try natin kung uubra ba sa ating maruya. Kasi sayang, lalagay lang din naman sa ano to. So, gagamitin ko na. So, yan. And then, balatan din natin ang saging. Saka natin, hahaluin. Yan. So, wala akong merienda. Kaya, mag-experiment tayo. Hahaluin natin siya. Guys, nahalo na. Nag-mix na ang ating banana at ang ating dates. So ngayon, lalagyan na natin ang itlog. Ayan. Lagay ito, saka natin ilagay ang ulang kita ng flour. Ang sakita. May matapon na. Malapit ang pinagaluan ko. Jordan. Ayan, dalawang. Ayan ito. So yan. Okay na. Mix na natin. So, malapot siya. Ang gagamitin kong parang tubig ay gagamit tayo ng malakas tayong gata. So, ito na lang laban. Kunti lang. Parang pinakatubig niya. Ayan. Ayan. Okay na. So, maglalagay na tayo guys. Antika. First time kong mag-gawa ng maruyang ganito. Yung dates ang ating asukal. Sana masarap siya. Ayan, natin ang maluto. Ayan guys, luto na ang ating maruya. Ayan. Sa isang itlog lang, saka isang banana, hindi na tayo gumamit ng asukal. With dates, ito na ang result. 4 na malalaking maruya! Yan. Sana guys, nakapurot kayo ng konting tips para magkaroon ng masarap na merienda. So yan, kain na tayo. Yan, itiplak ng kape. So yan guys, maraming salamat. See you in my next vlog.